Hello guys, meron po tayong sasagutin na isang video paninira ng isang iglesia ni Kristo. Ito, kilalang kilala nyo ito eh. Magaling itong mag-edit, the editors po ito. Panoorin po natin yung kanyang pag-e-edit ng isang video para po manira sa atin. Ang INC, lamang ang tunay na iglesia, at sila lamang ang maliligtas? Yes. Oh, teka lang. Parang kilala kita ha. Namumukhaan kita ha. Ikaw yung gumawa ng fake convoy. Di ba? Yung sinabi mo sa akin na hinahamon mo ba ika ang ka-Michael Sandoval? Maaari bang sa akin ka muna dumaan? Oh. Tapos nung hinaharap kita, eh, para kang lumulubog sa kumunoy na biglang nawawala. Oh. Tapos nag-aabang lang ng aking mga video tapos kiniklip para magkaroon ng positive na comment yung mga INC. Oh. Hindi ka pa rin ba nagsawa kaka-edit mo? Hanggang ngayon ba? Hanggang ganyan ka na lang? Ano na nangyari sa iyo? Bakit nagkasya ka na lang sa paninira sa pamamagitan ng pag-e-edit? Tingnan mo, may isang video na naman ako, ine-edit na naman niya. Oh. Tapos sasabihin niyo kaming for the content. Oh, eh, pero tingnan mo tong tao na to, for the content. Kilala kita eh, hindi kita malilimutan. Isinuka ka nga ng the revealers eh. Kasi hindi nila kayang pagtakpan yung kasinungalingan mo. Tapos eto ka na naman. Oh. The revealers, sabi nyo, di ba? Di ba sabi nyo, lubayan ko na si Ponce? O, tingnan nyo na naman, nagpaparamdam na naman. Tingnan nyo, pag sinagot na naman natin to, bigla na naman ito mawawala. O, tapos pag may naisip na naman na i-edit, saka na naman ho, ito magpaparamdam. O, meron siyang ikinlip na yung question na sinasagot ko sa isa naming live. Ang question doon is, totoo po ba na ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas? Yan. Ito po yung kanyang pag-edit, pakinggan po natin. Balik ko ulit ng konti. Ito po ba ang INC, lamang ang tunay na Iglesia, at sila lamang ang maliligtas? Yes, katotohanan. Ito ang katotohanan. Pakinggan mo. Maliligtas. Oh, di ba? Sabi ko, alam ko na ito. Sahanin ka sa dating dati, Soriano. Kahit anong iglesia ko, basta hindi ka tinatawag sa pangalang iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas, may impyerno ka. Pero kung kami ang tatanungin ninyo, sa pangalang iglesia ni Cristo, at pinakutunayan sa Biblia na iglesia ni Cristo ang tinubos ng mundo. Pinakutunayan sa Biblia. Galing mag-edit, di ba? Oh. Oh, di ba, Lubet? Ang galing mag-edit ng video niya. Ginamit niya yung isa kong video. Alam niyo, sobrang nabitter siya doon. Oh, kasi yun ay nag-viral. Eh, medyo natabunan siya. Oh, ginamit niya ngayon yung aking video. Tapos, gusto niyang mag-send ako ng GCash number. Oh, eh, syempre, hindi naman tatanggap ang asawa ko mula sa Mandurugas. Eh, dihinamon natin ang debate. Pag natalo siya, magbibigay siya ng 1 million at mag-charity kami dito sa Silang Cavite. Oh. Eh, tinawa, bigla naman nawala. Nawala na naman. Ngayon, ginamit niya yung aking isang video na sinasabi ko daw dito na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Actually, yan ay message ni RMG Aguila. Oh, message niya yan. Itinatatwa ng mga INC na ganun daw yung pagtuturo ng mga ministro. Pero tingnan ninyo, yung membro mismo nila, ganun at ganun talaga magsalita. Inulit ko lang. Pero totoo ba na sa aking video na pinalalabas nila na ako daw ay nagpanggap na INC? Totoo po ba na sa video na yon is itinuturo ko na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas? Tingnan nyo, kasi ang galing mag-edit nito eh. Ibabalik ko po doon sa mismong video kung saan niya po in-edit yung video ko. Yan, dito po. Tingnan natin sa may video. Ito po yon. Yan. Ito po yung video na yon. Yan. Tingnan nyo po ah, pansinin po ninyo. Ito yung itinatago nila sa video na ito, na para mapalitaw nila na ako daw ay nagpanggap na Iglesia ni Cristo. Ganito kagaling sa fake news ang mga INC. Titingnan po natin yung comment section. Ito po yung makikita po natin. Oh, ayun! May disclaimer pala. May disclaimer pala sa video. Ayan oh, ang disclaimer, reverse psychology. Yari ka ngayon, Ponce. The editors ka talaga. Oh, dun ba sa video ay sinasabi natin na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas? Hindi po. Kasi yung way ng ating pagtuturo po dyan, batay sa aming disclaimer, is reverse psychology. Siyempre, basically, pag sinabing reverse psychology, isang pagpapahayag ng isang paniniwala na kabaliktaran noon ang gusto talagang sabihin. Ibig sabihin, nung sinabi ko na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, kabaliktaran talaga noon. Ang ibang sekta may impyerno at ang Iglesia ni Cristo 1914 lang ang maliligtas, kabaliktaran po talaga ang kahulugan noon. Bakit? Reverse psychology lang. Hindi ka makakaisa sa akin, Ponce. Oh, diyan ka magaling sa pag-e-edit ng video. Kaya po, ito pong pinapakalat ng taong ito para manira. Fake news po ito na pagmumukha niyang magkakontra yung aking sinabi at parang pinalilitaw niya na pabor yung aking mga pagtuturo sa doktrina ng INC kasi magaling po itong mag-edit. Pero tingnan nyo po, yung disclaimer, itinatago nila sa tao.
Bakit po? Kasi mabubuo na yung aking pagtuturo patungkol sa Iglesia ni Cristo, ito po ay reverse psychology. Kabaliktaran po ng mga binanggit ko yung gusto ko talagang sabihin. Ibig sabihin, pag ikaw naging Iglesia ni Cristo 1914, hindi ka tunay talaga na maliligtas. Yung kanilang paninira na maiimperno daw ang hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, kabaliktaran po talaga noon. Sapagkat dahil sa pagsamba nila sa tao, kayo ang tunay na maiimperno kapag nanatili kayo dyan. Kaya po sa mga membro ng INC, magsuri po kayo. Hindi naman siguro masama kung magbalik-aral kayo kahit isang beses pa. Bakit? Kasi po, dahil sa pagkakamali, dahil sa limitadong pananaw at kaisipan po ninyo, nadaya po kayo ng relihiyong iyan. Isipin po ninyo, dahil pinakitaan kayo ng magandang kapilya at malaking arena, pinasamba kayo sa tao. Isipin mo yan, sa inyo na malalaking kapilya ninyo, at least dito sa amin, kahit simple lang ang mga bahay sambahan sa Adventist, Diyos naman sinasamba namin. Kaya po, sa mga miyembro ng INC, sana ho, magsuri po kayo, sapagkat dyan po sa Iglesia ni Cristo, ipinamumuka lang nila yung malalaking kapilya, pero pagpasok mo sa loob, sasamba ka sa tao. Malaking kasalanan sa Diyos ang ginagawa ng mga ministro sa pagtuturong si Kristo'y tao, pero kanilang ipinasasamba. Kaya dalangin namin sa bawat isa, huwag kayong tumulad sa editors na ito. Ito'y isang mandaraya na nag-imbento ng fake convo. Hindi kayang pagtakpan ng the revealers, kaya isinuka nila ang taong ito. Maniniwala ba kayo sa isang taong sinungaling? Kayo na po ang bahalang humusga.